Nung unang kita ko sa aso na to, akala ko kung nakapano. Akala ko na lason. Tingnan niyo kung ano ginagawa niya. At bigla siyang tatayo. Ayun, naglalaro lang pala. At pasukan na kasi, mamimili muna ako ng mga babaon ng mga anakis ko. At ito na yung mga napamili ko para sa mga pudis ng mga anakis kong papasok na sa school. Kailangan yung bibilin ko yung kakainin nila kasi mahirap yung ako mamimili o ako may gusto kasi hindi rin nila kakainin. Kailangan pag bibili ko yung gusto nila at yung kakainin nila. Ang importante lang naman na binili ko yung pang-ulam nilang mabilisan sa umaga at yung gusto nilang ulamin bago pumasok. Kasi kung magluluto ako ng sabaw sa umaga o pritong manok, isda, baboy, hindi rin nila kakainin. Kasi ito yung mga gusto nila. Kaya hayaan ko na lang kaysa ma-stress ako na pagluto ako na hindi naman nila kakainin. Kaya yun lang ang binibili ko. Alam ko hindi healthy, pero hindi naman madalas to. Pag nandito kami sa bahay, nagluluto naman ako ng gulay na may isda, may baboy, may manok. Tinadamihan ko na lang ng gulay. Binabawi ko na lang pag walang pasok, nagluluto ako ng maraming gulay sa mga sabaw. Mahirap kasing pakainin ng mga anakis ko. Kaya nai-stress ako kung ano ipapakain ko, ipapaulam ko. Kasi kung ako masusunod, nako, hindi nila kakainin. At ito, madalang din akong kumain. Trip-trip lang, pero siguro sa isang taon, mga 3 times lang ako kumain na to. Kasi hindi na ako nagkakain ng mga ganito at sabi nga nila, hindi daw healthy. Pero, ito ang masarap. Kung ano talaga yung bawal na pagkain, yun ang masarap kainin. Pero hindi naman madalas. At dahil paminsan-minsan lang ako kumain na to, siguro sa isang taon, 3 beses lang. Kaya nadami rin ako ng kain. Masarap kasi yung ulam na to. Huwag lang naman madalas kasi pag madalas at sobra, syempre, lahat ng sobra masama. At lahat din ng bawal, masarap. Pero huwag lang dalasan kasi hindi nga siya healthy sa pagkain mo araw-araw. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay. Yung masunod yung mga gusto nating kainin, kahit na hindi madalas, pero nai-enjoy natin yung pagkain natin. Kasi kung susundin natin lahat ng mga bawal, ay nako, mamamayat naman tayo. Pwede naman tayo kumain paminsan-minsan ng mga bawal. Huwag lang nga sobra. Kasi lahat ng sobra masama. At lahat ng bawal masarap. Kaya lang huwag sobrahan talaga at makakasama. Ayan, brigada linis ng mga mamis. Mag-aaral na kasi bunso ko. Kaya magbibrigada linis kaming mga mamis. Kailangan tumulong ako kahit marami kong nararamdaman. Kasi nakakahiya naman sa ibang mami kung hindi ako tutulong sa mga paglilinis, diba? Hindi naman madalas yun. Pero kailangan nating tumulong pag may mga ganyan para hindi nakakahiya sa kanila. At ito, yung passport ng anakis ko, na-receive ko na sa LBC. Sa wakas, may passport na ikaw. May passport ka na, pero kailan kaya ang lipad? Kahirap ng pinagdaanan namin sa passport na ito bago namin nakuha. My God, sobrang pagod. Kaya lang, tsaga lang talaga. Pag may gusto kang makuha at makamit, kailangan lahat ng bagay pinagtsatsagaan. At oras na sundo ng lola nyo. Yung bunsoy ko na to, mas enjoy niyang sumakay sa motor. Kasi pag tumatakbo mahangin, gustong gusto niya. Pag may tsaga, may nilaga. Diba, wala namang nag-umpisa sa madaling trabaho, lahat mahirap. Kailangan magtsaga lang tayo. Kasi yung pagtsaga sa huli, mayroon tayong nilaga. Ibig sabihin, pag nagtsaga tayo, mayroon tayong hinihintay na sasahurin, diba? Pagbutihan nyo dyan, nasama kayo sa video ko. Baka kayo ang dahilan at mag-viral ang aking video.
Pagkatapos namin maghatid ng estudyante, ayan, dumaan kami sa gawaan dahil nabasag yung aming classic. Kaya papagawa namin. Pati yung gulong pinapalitan namin kasi ang hirap-hirap ng gulong sa sidecar, ang liit-liit. Ang sakit-sakit sa braso, ang bigat-bigat. Kaya pinapalitan ko ng malaki. At ito ang masustansyang ulam gatas ng kalabaw. Thank you for watching!